Welcome back sa pagmomotovlog, RodKris Bisdak. Ang RodKris po ay combination ng pangalan ko at pangalan ni Mrs. And Bisdak stands for Bisayang Dako. So ano-ano ba ang kailangan nyong ihanda kung ikaw ay papasok sa pagmomotovlogging, mga paps? Damn! So mga lads, sigurita lang sa akin, pait kayo ang panahon na eh. Ante dyan, may motor ka na magagamit sa pagmamotovlogging. hindi yung karabaw o kabayo ang gagamitin mo. Hindi na po yung motovlog, mga papsi. Kasama na din yung magandang quality ng audio niya. Kasi yun ang isa sa importante sa pagmamotovlogging. Si Hel kung sa Bisaya pa na pagmamotor lang. And actually, hindi naman po lahat ay talented sa pagsasalita ng actual sa mismong video na ginagawa mo. At syempre, lahat po tayo nagsisimula sa scratch. Nakita ko itong mga mountain bike nasa likod ng pickup. So, magsha-shoutout tayo. Shoutout nga pala kay... So good morning mga kaladi, mga katrapaps. So welcome back sa aking YouTube channel, RodKris Bisdak, mga paps. So kumusta mo rutanan? So matagal din tayong hindi nakapag-motovlog. So for today's vlog ay mag-motovlog tayo, raw vlogging lang. At saka magbibigay tayo ng kaunting idea na naman para sa inyo, lalong-lalo na sa mga gustong mag-try na magsimula sa pag-motovlog, mga kaladi. Medyo shaky yung sarapan, magalaw yung camera ko sa sarapan, mga lads. Napagtripan ko lang kasi lagyan ng camera sa windshield ng aking Raider 150, mga lads. So hindi siya gaanong katiba yung pagkalagay ko, kaya medyo magalaw. So dito tayo sa highway dadaan, mga lads. Tara! Woohoo! Welcome back sa pagmamotovlog, RodKris Bisdak. So welcome back, mga katropas. So ngayon lang ako muli nakapagmotovlog. Patagal-tagal din. So kasi mostly nagmumultikab lang ako eh. So ngayon nagkaroon ako ng time para makagawa ng isang motovlogging. So speaking of motovlogging, so yan ang magiging topic natin ngayon. Before that, meron lang ako i-share. May nagtanong sa akin kung bakit daw RodKris Bisdak ang pangalan ng aking YouTube channel. At bakit daw hindi ko na lang ginawang RodKris Moto or RodKris Motovlog yung aking YouTube channel name. So simple lang sagot ko dyan. Hindi naman po ako focus sa pagmamotovlog lang. Marami akong ginagawa na ibang bagay. As long as nakafocus ako sa content ko na trip, tips, and adventures. So yun ang content ko, mga lads. Sa mga hindi po nakakaalam, ang RodKris po ay combination ng pangalan ko at pangalan ni Mrs. And Bisdak stands for Bisayang Dako. Actually, totoong Bisaya po talaga ako, mga lads. So nagtatagalog lang ako for the sake of my subscribers. Kasi mostly ng aking subscribers is mga Tagalog. Hindi po sila nakakaintindi lahat ng Bisaya. Kaya mas mabuti na lang din po, minabuti ko na lang magtagalog sa aking mga vlogs, mga lodi. So mapapansin nyo yung ibang accent ng aking pagtatagalog ay mapapansin nyo talaga na Bisaya ang dating. So yun, pagpasensyahan nyo na lang. So tinatry ko lang din naman magtagalog upang lang maintindihan ng iba na nanonood dito sa aking channel, mga lads. So ayan, so much for that, mga lads. So ang topic natin ngayon is all about motovlogging. So ano-ano ba ang kailangan nyong ihanda kung ikaw ay papasok sa pagmamotovlogging, mga paps? Unang-una dyan, mga lodi, ay ang sarili mo. Bakit ko nasabi ang sarili mo ay dapat mo ihanda kung ikaw ay papasok sa pagmamotovlogging? Syempre, kagaya din ng ibang style sa pagmamotovlogging, dahil pinasok mo ang pagmamotovlogging, dapat ihanda mo ang sarili mo sa lahat po ng gagawin mo at mangyayari. Dito din sa sarili, dapat maging passionate ka sa pagmamotovlogging kasi ito ang pinili mo na content. So yon, maging focus ka sa content na pinili mo sa pagmamotovlogging. So ayan, magpapagas muna ako kasi medyo konti na lang ang gas ko at may konti pa natira kahapon kasi napagas ako ng 80 pesos kahapon. So now ay konti lang idadagdag ko kasi dito lang din tayo sa downtown maglilibot. Unloaded! Singgan pala! Damn!
damn. So ayun mga lads, sige tala sa kay pait kayo ang panahon na eh. Lalo-lalo na sa pandemic ngayon, mahirap makahanap ng pera, makahanap ng income. So 50 lang sa kasi budget tayo. So ito din ang maganda sa pagmomotovlog. Kung passionate ka kahit 50 lang nagpanggas, okay na yun, paits na yun, makapagmomotovlog ka na. So ganyan, ganyan katibid lang tayo ngayon mga lodi. So ayan mga paps, andito po tayo sa Gas Island mismo dito sa along the National Highway kung papunta po kayo ng Davao City. So shoutout po sa management po ng Gas Island at sa lahat po ng staff. Topic tayo mga paps. So, ang pangalawang ihahanda natin sa pagmomotovlogging ay yung motovlogging setup natin. Kasama na dyan yung motor, yung action cam na gagamitin mo, helmet, some gear apps about that. Nahay natin ang motor. So, hindi naman kailangan po na malaking CC o maliit na CC ang gagamitin mo sa pagmomotovlog. Ang importante dyan, may motor ka na magagamit sa pagmomotovlogging. hindi yung karabaw o kabayo ang gagamitin mo. Hindi na po yung motovlog mga papsi. Then another thing is yung action camera na gagamitin mo lads. So hindi naman po necessary na bibili agad ng mamahaling action camera para makapagsimula ng pagmomotovlogging. So it depends upon you na lang kung meron kang maraming pera, so maaari kang bibili ng mamahalin. Ang importante lang kasi kahit namumurahin, ang kailangan mo lang dyan is yung magandang kuha o malinaw na resolution ng camera nito mga lads. So yun ang pinaka-importante. At saka kasama na din yung magandang quality ng audio niya. Kasi yun ang isa sa importante sa pagmomotovlogging. So kailangan po ng magandang o malinaw na audio na ikakabit mo sa mismo mong action camera. At syempre dapat naka full face helmet tayo. Kasi kung ikaw ay isang motovlogger at isang influencer, dapat magiging halimbawa ka na susuot ng full face helmet. Kasi yun po ang aking highly recommended na dapat gagamitin mo, yung full face helmet. So depende na po yun kung saan nyo ilalagay ang camera mo. Maaaring sa ibabaw ng ulo ng helmet or sa gilid o sa harapan na mismo mostly na ginagawa ng mga motovlogger. And also plus points na po yung meron ka mga protective gears na ginagamit, kagaya ng gloves, yung mga suit or mga any kinds of protective gears sa pagmamotor. So plus points na po yun kung meron ka. Pero kung wala, okay lang din yung mga prescribes sinasabi ng LTO, yung naka pantalon ka at saka nakasapatos yun. Yung hindi ka mahuhuli ng mga traffic enforcers or law enforcers sa daan. So yun, okay na po yun kung ganun lang. At kung hindi ka naman yung nangangamote sa daan, kung magpatakbo ng wagas, so yung chill ride ka lang o yung parang sinasabing sinunsihal kung sa Bisaya pa na pagmamotor lang. Yun. So okay lang po yung kahit hindi ka kumpleto sa protective gears kung hila kang pera pambili doon. So yun lang yung mga prescribe lang na sinasabi ng LTO mismo. At ang pangatlo mga ladi na dapat nating ihanda sa ating sarili ay yung matuto tayong magsalita sa ating mga vlogs o videos na ginagawa sa pagmamotovlogging mga paps. And actually, hindi naman po lahat ay talented sa pagsasalita ng actual sa mismong video na ginagawa mo. At syempre, lahat po tayo nagsisimula sa scratch o yung hindi po alam kung paano. Pero the long way ay maaari natin yung matututunan. So, sa pamamaraan ng pagsasearch kung paano gawin o paano natin gawin ng tama ang pagsasalita habang nagbablog o nagbomotovlogging mga paps. And ako personally, 100%, hindi po ako magaling magsalita at the start. So, nagsisimula pa lang ako. And so, yung practice makes perfect lang. So, yun, practice na practice until ma-improve po yung pamamaraan sa pagsasalita mismo sa ating pag-vlog mga paps. So what do you think? Okay ba yung mga sinasabi ko ngayon o hindi nyo nagustuhan? At kung bago kayo dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the bell para updated kayo sa mga bago nating mga uploads mga paps.
So bago tayo magpapatuloy mga lods, nakita ko itong mga mountain bike nasa likod ng pickup. So magsha-shoutout tayo. Shoutout nga pala kay Manong the Explorer. So shoutout sa iyo boss, isang mabait at pala kaibigan na isang vlogger din sa Tagum City. So nakita ko siya nang isang araw at na-timingan. So nagpalitan kami ng sticker. So ito sa gilid. So ipapakita ko sa inyo mga lods. So shoutout sa iyo Pops. So sa mga mahilig sa pagbabike, so tingnan nyo po kanyang channel at subscribe na lang din kayo sa kanya. So shoutout sa iyo Lodi, Manong the Explorer ng Tagum City. And also shoutout din nga pala kay Toy TV. So nakita na po kami dati kasi hindi ako nakapag-picture sa kanya kasi nagmamadali ako. And also shoutout kay Jayski B Motovlog. Shoutout sa iyo bro. So amping kanunay and ride safe always. And lastly shoutout kay Butets the Explorer. So na-shoutout na kita ngayon bro. So salamat and always pray before you ride. Ride safe always. At ang pang-apat na dapat mong paghandaan sa pagmomotovlogging mga paps ay kailangan mo maging think positive at open-minded ka. Kasi minsan yung mga ibang mga motovlogger kapag merong nagpupuna sa kanila o nag-a-advise ng mali yan, mali gani, hindi dapat ganyan, so ganito, ay nagagalit or yung mga videos nila ay merong maraming nagdi-dislike. Actually kung maraming dislikes sa video na in-upload mo ay huwag ka sanang magalit. Dapat maging masaya ka kasi the more na marami yung nagdi-dislike ay mas marami po yung manonood. At saka yun po ang mostly na nire-recommend ni YouTube kapag somebody na nagre-research ng isang video na katulad na ginawa mo. So yun, dapat maging masaya ka. So think positive always. And lastly mga paps, ay ito ay palagi kong sinasabi sa aking mga vlog. Always pray before you ride. Ride safe always. Kalimitan kasi sa ating mga motovlogger ay nakakalimutan na mag-pray before mag-rides. Sa sobrang excite sa gagawin na vlog o motovlogging ay nakakalimutan po mag-pray bago gagawin yung mga ginagawa nating rides. So put God first bago kayo gagawa ng rides o something na motovlogging mga paps. Dito sa bahay. So, yun lang muna ang ating simple tips na mai-share sa inyo kung ikaw ay may planong magsisimula o papasok sa pagmamotovlogging. So, additional na lang din po doon is kailangan nyo po gumawa ng vlog na original o sayang-sayo talaga. Huwag po kayong gagaya-gaya sa mga ibang motovlogger or gagayahan nyo po ang ginagawa ng ibang motovlogger. So, gumawa po kayo ng sariling style sa pagmamotovlogging. So, yan po ang aking motor. Mag-10 years na po ito sa akin and still good condition at wala pa ako naging problema maliban na lang po sa minor na mga kailangan ayusin dito. So 9 years na po ito at mag-10 years na po ito sa akin. Yan lang po. So that's it. This is RodKris Bisdak. Nagsasabi, always pray before you ride. Ride safe always. Hanggang sa muli. Peace out.